Once again, muli tayo magluluto ng combo, ang ating paboritong fried peas at ang ternong gulay. So, ang ginawa naman natin ngayon sa bangus na ito na ating binili doon sa tres kanina ay ating dinaing. Kung mapansin nyo po, nilagyan ko siya ng konting luya, may sili, may bawang, suka, at tinigahan ko rin niya ng kalamansi. May paminta, asin, at bechin. So, namarinate ito ng mga isang oras. So, start natin na ito i-prito na. Okay, ituturo ko sa inyo ang sikreto para hindi masyadong tumatrasik kung kayo magpiprito na ang bangus. Ito ang sikreto. Lalagyan lang natin siya o budburan ng konting harina. Budburan natin ng konting harina. Yan, mabudburan lang siya ng konting harina. Tahimik na po yan. Sa kabila naman. Para ka nang tatakdak ng paminda. Hindi marami-rami ng konti. Yan, yan lang po. So, ito na. Atin ang piniprito. Atin ang nabaliktad. Yung sinabi ko kanina, yung sekreto, hindi po masyadong tatalsik ito dahil sapagkat ay binubura na ng konting harina or cornstarch. Piniprevent niya yung ano ng talsik. Ayan. Hindi na golden brown lang natin. Yan ang sekreto. Kaya ako malakas ang loob ko na mag-prito ng bangus, ayan ang sekreto ko. Lalagyan mo lang siya ng konting budbud ng cornstarch or any flour na nasa inyong bahay. Okay, eto na. Yung finished product ng ating fried bangus na dinain natin. Muli, ang sikreto para hindi kayo matalsikan, budburan lang po ng konting harina magkabila. Okay, sunod naman natin ang combination ito ng gulay. Okay, tayo mag-iisa sa may takawali. Maglagay tayo ng mantika. Ayan. Mantika. Diba? Sunod natin ang bawang. Ayan. Nung nakaraan, bawang lang inalo natin. Pero ngayon, lalagyan natin siya ng sibuyas. Nakakuha tayo ng sibuyas. Ito ang sibuyas. Alam niyo na kung anong nilutuin yung gulay, ah. Huwag mong ulitin yung kalabasa. Pero iba naman ang pat na yung kalabasa. Kasi ang kalabasa talaga masarap. Favorito ng mga bata. Tsaka magandang kombinasyon sa prito. Ayan. Lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas. Isulad na natin ang kalabasa. Okay. Kalabasa. Ayan. Kung walang kamatayang kalabasa. Pero ito'y masarap talaga. Bilang natin. Ayan. Okay. At medyo hot pot na. Ito naman sunod natin ang dahon ng saluyo. Saluyo na yun ang partner ng ating kalabasa. Yan. Kasi makakain ito ng ating anak sapagkat palalambutin natin siya sabay ng kalabasa. Lagyan na natin na uli ng isang tasang tubig. Yan, para kapalambot ang ating kalabasa. Naging isa. Kasama ang mayaman sa fiber. Walang iba kundi ang saluyo. Saluyo. Yan. Sarap. Nagyan natin ang flavor natin, patis. Sapagkat ang kombinasyon niya ay daing na bangus. So patis ang magdadala dito.
Yung iba, nilalagyan ito ng baboy, ipon. Nung nakaraan, naglagay tayo ng nor, pero ngayon, hindi. Simple lang. Para tipid din sa budget. Patis lang. At syempre, ang ating pampalasa, paminta, baking at asin. Yan lang ang ating sangkap. Masarap na po yan. Yan lang po natin lumambot. Kalabasa. Okay. Tapos na ang ating ginisang kalabasa. Serve na natin to. Okay. Ito na ang ating finished product. Ang ginisang kalabasa at saluyot. Sa simpleng pag-isa lang. At ang combination nito ay ang dinaing na bangus. Siyempre, mas masarap yan kung may sausawan ng kamatis, sili, alamansit, toyo. Ayan, mapasarap na naman ang kain ko nito. Sige guys, sana may natutunan kayo. Thank you.